si awit kayo sa Panginoon. Haleluya! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Haleluya! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikadalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kung narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. At isama rin natin ang nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, kahit na ikinulong sila ni San Pedro at iba pang mga apostol, sila ay pinalaya ng anghel upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo na nabuhay muli. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan ay sinasabi ng ating Panginoong Jesus na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang pinadala ang kanyang bugtong na anak. Hindi upang ito ay bigyan ng parusa pagkos na ito'y iligtas. Tayo ay minamahal ng Diyos at dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, iniligtas niya tayo. Kaya sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa't dangal, mawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may panampalataya at pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduseo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila,
pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating na nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang nililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang nililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya'y binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang maginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiyo po po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang Pong Isus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Miyerkules po tayo ng ika-dalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Isus Nazareno. Ang tema po natin, kakaiba ang pag-ibig ng Diyos. Sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 5, Beso 17 hanggang 26, kaiba ang ginawa ng Diyos sa mga apostol. Ang mga apostol ay ipinakulong ng puno na saserdote ng templo at ng kanyang mga kasama na sila'y nagtitipon, gumawa ng tinatawag na Sanhedrin. Sanhedrin, asimbliya ng mga Hudyo upang magbigay ng pahukom. Pero pinalaya sila ng anghel ng Panginoon at nagtuturo doon sa may templo. Dahil hindi po mapipigil ang pagsiwalat, ang pagpapahayag, ang pagtuturo at pagsabuhay ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya ayon pa sa Salmo 33, dati nang sinasabi ng salmista, dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Versikulo 7 ng Salmo 33. At dahil sa dakilang pag-ibig niya, nakakaiba ang pag-ibig ng Diyos, iniligtas niya ang tao. Hindi po niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, ang ating Pong Isus Nazareno, upang tayo'y maligtas. Hindi kagaya ng anak ni Abraham na atin pong mabasa sa aklat ng Henesis, Kapitulo 22, na iniligtas ng Diyos si Isaac na bugtong na anak ni Abraham. Pero ang bugtong na anak ng Diyos na Ama, ng ating pong Isus Nazareno ay kanya pong ibinigay. Hindi po niya ipinagkait. Ibinigay upang tayo ay tubusin. Sapagkat ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Beso 16 hanggang 21, sa Versikulo 16, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay napakaganda na inuulit-ulit
ng ilang mga tao na bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16. Pero dapat po nating tingnan ano ang orihinal na pakay o tunguhin ng versikulong ito. Sa Versikulo 16, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan, sa Koinoko na Grigo, may mga salita po na dapat nating tingnan. Noong sinasabi, Igapisin ho Theos ton kosmon hostiton huyon ton munogini idoken zoen ayunyon. Isa-isahin ko po yung orihinal na pagkasulat sa versikulo 16, Kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Juan. Igapisin, mula po sa salitang agape. Sa Grego, mayroon pong limang salita ng pag-ibig. Philia, na ordinaryo na pag-ibig. Eros, yung pag-ibig na may pagnanais. Sinia, yung mutual understanding. Storge, yung may pagmamahal, gaya ng pagturing sa isang tao na bahagi ng pamilya. At panglima, agape. Ito yung dalisay, tunay, wagas at banal na pag-ibig. At ito yung ginagamit dito sa versikulo 16, igapisin, agape. At ang agape o igapisin ng Diyos na Ama para sa mundo, kosmon. Pagtingnan po natin yung mundo, ay ilang beses po ito na iniligtas ng Diyos dahil kanya pong nilikha ang mundo. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1, ang mundo, ang kosmon, ay nilikha sa pamagitan ng salita. Ang salita po ay ang ating poong Hesus Nazareno. At dito po napahayag sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 18, na yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Diyos, yung mga hindi naniwala sa kay Panginoong Hesus na anak ng Diyos, Kapitulo 3, Versikulo 18, Ebanghelyo ni San Juan, ay sila yung mga nasa mundo. Sapagkat ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Juan ngayon, Kapitulo 3, Versikulo 19, mas gusto ng mundo, ng kosmos, ang kadiliman o skotos kaysa liwanag pos. Ang liwanag, ito yung simbolo ng kabutihan. Ang liwanag, ang ilaw, ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya itong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16 hanggang 21, ay bahagi pa rin sa pakipagpulong ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemo, na siya yung pinadala ng Diyos, na siya ay kailang itaas gaya ng pagtaas ni Moises sa tanso na ahas doon sa disyerto. Siya yung pinadala sa mundo, hindi upang hahatol at bigyang parusa ang mundo, bagkos kanyang ililigtas. Sapagkat mismo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay kaligtasan ng Diyos. Sa salitang Hebreo, ang Hesus ay Yeshua. Yeshua, ang unang bahagi ay salita na Yahweh. Ito yung pangalan ng Diyos na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Versikulo 14. At Joshua, ito yung pagliligtas. Si Yahweh ay nagliligtas. Ang ating pong Hesus Nazareno, siya si Yahweh na nagliligtas. At dahil doon, hindi ipinagkait ng Diyos na Ama na siya'y mapasa atin upang tayo'y maligtas, upang tayo magkaroon ng buhay at inlang simple na buhay, buhay na ganapati ka siya, pero kinakailangan din na tayo ay mamuhay ayon sa kanyang salita.
Kasi kung minsan hindi naman tayo nabumuhay sa Ebanghelyo, ang umiiral sa ating mundo, at yun nga ang sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon, ay ang mga material na bagay-bagay, ang mga kasalanan, ang mga bisyo, ang mga kinumlingan na hindi kaya-aya, lahat na hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ginagawa ng mundo. Kaya tinatawag tayong araw ng Miyerkules na atin pong kilanlin, na atin pong bigyang pagpahalaga ang kakaiba na pag-ibig ng Diyos upang siya'y ating ibigin, upang siya'y ating mahalin, upang siya'y ating sundin dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay higit pa sa pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya sinasabi nga ni San Agustin, iniibig tayo ng Diyos na parang ang isang magulang na umiibig sa kaisa-isa niyang anak. Ganon kakaiba ang pag-ibig ng Diyos. Dakila ang kanyang pag-ibig. Naway tayo na nalig at sumusunod sa kanya ay mamuhay din sa pag-ibig upang ating maisabuhay ang minsahe o buod o esensya ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon na nabuhay siyang muli dahil sa pag-ibig at tayo'y iniligtas dahil sa pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagpakasakit. Kailangan din na tayo magmahalan sa isa at umibig sa Diyos ng higit sa lahat sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama, na labis na nagmamahal sa mundo kahit ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniwala sa kanya, bagkos ay magkaroon buhay na walang hanggan. Atin pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tunghayan mo nang may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaligtasan. Ning namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po.
sa altar mo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namukod-tangi at walang kapantay. Ipakalob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanhintan ay marapat na kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa mga tupa na tumubos sa aming lahat sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian niya mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa cross na lupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan kami nagunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay smita ng Espiritu ng banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay nabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ni Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, galing na utos sa turo ni Jesus, sumayin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubos agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamta. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo'y ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghali tapat.
Umasa sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Patuloy pa rin pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon, pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawing mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa Ekaristiya, banal na misa kay Nais sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nasiro ng Quiapo kay mga naugnay, subitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng donasyon na tulong sa Quiapo Church, sa pamakatulong Quiapo Church sa kapwa namin, nating mahirap. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo lagi ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Kakaiba ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y maligtas at siya'y nabuhay muli upang tayo ay magkaroon buhay na ganap at ikasyasya. Naway, ibigin natin ng Diyos ng higit sa lahat at ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig sa ating sarili. Ngayon po ang busbas, mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inhegmas na ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamta na manila yung katugunan, tanggapin ang kasagutan, mitang na loob na tinatanaw. Baspasan di po ninyo ang malaming imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Baspasan ang may mga karamdaman. Sa pamitan ng binisan ito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw, ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Panginoon, na at siya'y paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.